Magandang araw po sa inyo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Isang kabayan po natin ang nagbigti at natagpuang patay sa loob ng CR sa isang ospital sa bansang Kuwait. Kung ating matatandaan, ito po si kabayan ay kasalukuyang nagpapagamot sa loob ng ospital at mismo habang siya ay nasa loob nito, siya din nagkaroon ng pagkakataon para po mismo kitilin ang kanyang sariling buhay. Namataan po ito na pagmatsyagan na mga umaattend sa kanya ng mga nurses o mga nag-aalaga sa kanya habang siya po ay nagpapatuloy sa pagpapagamot. Napansin po nito na wala po siya sa kanyang higaan at siya pong nag-umpisa na hanapin at natagpuan lamang ito nung binuksan ang pintuan ng CR at nakatambad mismo na siya ay nakalambitin sa pamamagitan ng paggamit ng kable ng kuryente. Napakaraming kaso sa bansang Kuwait ang naitala. Sa katunayan, mismo mga expatriates ay napakaraming attempt na nito sa naturang bansa at humigit kumulang nagkakaroon ang total na bilang ay 41 ang mga tinatawag po nating suicide cases at mayroon namang naitala ayon mismo sa datos 43 ang attempted suicide. Ating pong matatandaan, mismo ang depresyon ay kalaban ni Juan, kalaban ng ating mga kababayan sang sulok man ng mundo. International Filipino communities ay nagluluksa para sa ating kabayan na mismo na naman. Sa mga ganitong panahon, nasa pandemya, hindi kinaya ang depresyon, kaya mismo malugod po na nanawagan ang gobyerno o ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pamilya ng sinumang kabayan na kahit papaano ay bibigyan ng pagkakataon, matawagan, makausap, hindi lamang sa panahon ng pagre-remit. Dagdag pa nito ng ating gobyerno, kailangan po ito unawain at higit sa lahat, imomonitor na rin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga naturang pamilya sa Pilipinas nang sa ganon maiiwasan ang mga ganitong klaseng sitwasyon o ganitong klase mga pangyayari mismo sa ating mga kababayan sang sulok man ng mundo. Abangan niyo po ito mga kababayan po natin at higit sa lahat po dyan, hindi po ito biro. Ang pagkitil sa sariling buhay ay kailanman hindi man nagiging solusyon sa ating problema. At higit sa lahat po dyan sa mga kababayan, abangan po ninyo ang ating full disclosure o detalye ng pangyayari habang po tayo po'y nakikipag-ugnayan sa ating imbahada doon mismo sa Kuwait at higit sa lahat sa mga ahensya ng ating gobyerno na nakabase sa naturang bansa. Tayo po'y magbabalik po sa inyo at higit sa lahat, patuloy po kayo nakatutok at patuloy din po tayo nagluluksa sa ating kabayan na walang kalaban-laban, kinitil ang kanyang buhay, lalong-lalo na bunga ng matinding depresyon o anumanong problema na kinakaharap sa ngayon.